Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV! Araling panlipunan. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang mga pangangailangan ng isang batang tulad ko. Sa araling ito, iyong matutukoy ang mga pangangailangan ng isang batang tulad mo. Handa ka na ba? May mga pangangailangan ang isang batang katulad natin upang lumaking malusog at masaya. Masasabi mo ba kung ano-ano ang mga ito? Masasabi mo kaya ang mga pangangailangan ng isang batang katulad mo upang lumaking malusog at maayos? Halika at isa-isahin natin ang mga ito. Kailangan ng isang bata ng masusustansyang pagkain. Ilang beses ka bang kumakain sa maghapon? Ano kaya ang mangyayari kung hindi ka makakakain? Manghihina at magkakasakit ka, di ba? Hindi mo magagawa ng maayos ang mga bagay na dapat mong gawin. Hindi ka rin makakapag-aral ng maayos kung ikaw ay nagugutom. Napakahalaga at kailangan kung gayon ng isang tao ang pagkain. Upang maging malusog at malakas, kailangan balanse at masusustansya ang ating kinakain. Ang mga junk food tulad ng candy, chichirya, at soft drinks ay dapat iwasan dahil maaaring makasama sa ating kalusugan o maaaring magkasakit tayo kung madalas nating kainin ang mga ito. Kaya dapat tayong kumain ng mga pagkain kabilang sa tatlong pangkat. Alam mo ba ang mga pangkat na ito? Unang pangkat, mga pagkaing pampalakas o go foods. Kasama sa pangkat na ito ang kanin, tinapay, pasta, patatas, kamote, at iba pa. Mahalaga ang mga pagkain ito upang magkaroon tayo ng lakas sa paglalaro, pag-aaral, at paggawa ng iba't ibang bagay. Ikalawang pangkat, mga pagkain pampalaki o grow foods. Kasama sa pangkat na ito ang karne, isda, itlog, gatas, keso, at marami pang iba. Ang mga pagkain ito ay nagpapalakas sa ating mga kalamnan at buto. Ikatlong pangkat, mga pagkain pampasigla o glow foods. Mga prutas at gulay ang kasama sa pangkat na ito. Ang mga pagkain ito ay nagbibigay sa atin ng mga bitamina at mineral. Pinalulusog at pinagaganda rin ang mga pagkain ito ang ating mata, buhok at kutis. Ikaw, ano ba ang paborito mong prutas at gulay? Maaari mo ba itong ibahagi? Mahalaga sa isang bata hindi lang ang pagkain ng masusustansya, kundi ang pagkain din sa tamang oras. Agahan o breakfast ang tawag sa pagkain kinakain natin sa umaga. Tanghalian o lunch naman ang tawag sa pagkaing pantanghali. Hapunan o dinner ang tawag sa pagkaing kinakain sa gabi.
Kumakain din tayo ng merienda sa pagitan ng agahan, tanghalian o hapunan. Mahalaga rin uminom tayo ng tubig. Kailangan ng isang bata ang damit. Bakit kaya mahalaga ang damit o kasuotan sa isang tao? Ang damit o kasuotan ay isa sa mahalagang pangangailangan natin. Lahat ng tao, bata man o matanda, ay nangangailangan ng damit o kasuotan. Ang damit o kasuotan ay nagpoprotekta sa ating katawan sa lamig o init ng panahon. Alam mo ba na may iba't ibang uri ng damit ayon sa panahon at pangyayari? May mga damit na pambahay. Ito ang mga komportabling damit na isinusuot sa bahay. Karaniwang yari sa bulak o cotton ang mga pambahay na damit. Kasama sa mga pambahay na damit ang mga pantulog. May mga damit na panlabas. Ito ang mga damit na isinusuot kapag umaalis tayo. Kasama rito ang uniforme o ang damit na isinusuot sa pagpasok sa paaralan o sa opisina para magtrabaho. Kailangan ng isang bata ang tahanan o tirahan. Bakit mahalaga ang bahay o tirahan? Ano ang mangyayari sa isang batang katulad mo kapag nawalan ng tirahan? Napakahalaga sa isang bata ang magkaroon ng bahay o tahanan. Ito kasi ang nagsisilbing proteksyon sa init at lamig ng panahon. Ito rin ang proteksyon niya sa sakit at iba pang masasamang bagay sa labas. Dito namumuhay, naglilibang at namamahinga ang isang bata kasama ang iba pang kasapi ng kanyang pamilya. Ang ating tahanan o bahay ay may iba't ibang bahagi. Alam mo ba ang mga bahagi ng inyong bahay? Halina at samahan ninyo akong tukuyin ang mga pangunahing bahagi ng isang bahay. Halina at tukuyin natin ang mga pangunahing bahagi ng bahay o tirahan. Ito ang bubong. Ang bahaging ito ay proteksyon para hindi makapasok sa loob ng bahay ang init ng araw at ang ulan. Ito naman ang dingding. Mahalaga ang bahaging ito dahil ito ay nagbibigay proteksyon sa bahay. Ito naman ang pinto. Dito tayo dumadaan para pumasok o lumabas ng bahay. Ito naman ang bintana. Dito pumapasok ang hangin para maging presko sa loob ng bahay. Dito rin pumapasok ang liwanag ng araw. At ito naman ang hagdan. Dito umaakyat at bumababa ang mga tao sa bahay. Hindi lahat ng bahay ay may hagdan. Muli, ito ay ilan lamang sa mga pangunahing bahagi ng isang bahay. Narito ang iba pang pangangailangan ng isang bata. Maliban sa pagkain, damit at tirahan, may iba pang kailangan ang isang bata upang siya'y maging malusog, matuto at mabuhay ng maayos. Mga gamit sa pagpapanatiling malinis at maayos ang katawan. Mga gamit sa pagtulog at sapat na oras sa pamamahinga. Mga kagamitang pampaaralan at pagkakataong makapag-aral.
mga laruang makapagtuturo at pagkakataong maglaro at maglibang. At pagkonsulta sa doktor o dentista upang manatiling malusog. Tandaan, ang pangunahing pangangailangan ng isang bata ay pagkain, damit, at tirahan. May iba pang pangangailangan ang isang bata tulad ng mga pangangailangan maging malinis ang katawan, pangangailangan sa pag-aaral, mga kagamitan sa paglalaro, pangangailangan sa pagiging malusog. Ang lahat ng ito ay mahalaga para mabuhay tayo ng maayos. Sabihin kung tama o mali ang ipinahahayag ng bawat pangungusap. Maaari mo ring ibahagi ang iyong sagot sa comment section. Mahalagang gawing laging malinis ang ating tirahan. Ang tamang sagot ay tama. Mahalaga ang pagkain ng tama para lumusog at lumakas ang ating katawan. Ang tamang kasagutan ay tama. Makabubuti sa kalusugan ng isang bata ang laging pagkain ng candy at chips. Ang tamang sagot ay mali. Kasama rin sa pangangailangan ng isang bata ang magkaroon ng mga gamit pampaaralan. At ang tamang sagot ay tama. Magkaroon ng pagkakataong makapag-aral at matuto ang isang batang tulad mo. At ang tamang kasagutan ay tama. Makasasama sa kalusugan ng isang bata ang pagkain ng mga gulay at prutas. At ang tamang sagot ay mali. Dapat magsuot ng komportableng damit na pambahay kapag nasa bahay lang. At ang tamang sagot ay tama. Kahunan ang tamang sagot sa bawat tanong. Maaari mo ring ibahagi ang iyong sagot sa comment section.
Alin sa mga sumusunod na larawan ang hindi kabilang sa mga pangunahing pangangailangan ng batang tulad mo? At ang tamang sagot ay telepono, sapagkat ang damit at pagkain ay pangunahing pangangailangan ng isang batang tulad mo. Alin sa mga sumusunod ang pagkaing dapat mong kainin kung gusto mong maging batang masigla? At ang tamang pagkain ay mga prutas at gulay. Alin sa mga sumusunod na larawan ang hindi kabilang sa tamang paraan ng pangangalaga sa sarili? At ang tamang kasagutan ay hindi makabubuti sa batang katulad mo ang pagkain ng mga chips or chichirya. Alin sa mga sumusunod na larawan ang dapat mong suotin sa panahon ng tag-ulan? At ang tamang sagot ay ang kapote. Alin sa mga sumusunod na larawan ang dapat mong suotin sa panahon ng tag-init? At ang tamang sagot ay sando at shorts. Alin sa mga sumusunod na larawan ang dapat mong suotin kung ikaw ay papasok sa iyong klase? At ang tamang sagot ay ang damit uniforme. Tukuyin kung anong pangunahing pangangailangan ng bawat tauhan sa larawan. Ito ba ay pagkain, damit, o tirahan? Maaari mo ring ibahagi ang iyong sagot sa comment section. Ang tauhan sa larawan ay nangangailangan ng pagkain. Ang tauhan sa larawan ay nangangailangan ng tirahan. Ang bata sa larawan ay nagpapakita ng pagkagutom, kaya siya ay nangangailangan ng pagkain. Ang mga tauhan sa larawan ay nangangailangan ng tirahan.
Ang mga bata sa larawan ay nangangailangan ng damit. Suriing mabuti ang mga sitwasyon. Ikahon ang tamang larawan na angkop sa pangangailangan ng bawat sitwasyon. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Sa kalye, naglalatag ng karton at natutulog ang batang si Juan. Ang tamang sagot ay tirahan. Naghahalungkat ng makakain sa basurahan ang magkapatid na Ana at Marie. Ang tamang sagot ay pagkain. Butas-butas ang suot ni Lay. Wala kasi silang pambili ng bagong damit. At ang tamang sagot ay damit. Gutom na gutom ang batang si Lester. At ang tamang sagot ay pagkain. Sa ilalim ng tulay nakatira ang batang si Rowena. Ang tamang sagot ay tirahan. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.